In this video, pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-order ng PSA document katulad ng marriage certificate online lang. And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito tayo sa website ng PSA, that's psahelpline.ph. At sa website na to, pwede tayo makapag-order ng ganitong document, yung birth certificate, marriage certificate, CNMR or death certificate. And kadalasan, order tayo nito kasi nga required tayo na i-provide or magkaroon ng ganitong document. So ngayon, madali na siyang makuha. Pwede kang pumunta or mag-walk-in sa PSA branch mismo pero kailangan mo naman magpa-schedule. Pero kung wala kang time na pumunta mismo sa PSA na branch, pwedeng mag-order online. By the way, ang gamit ko ngayon is yung computer ko. Pero kung gamit nyo is yung phone, i-search nyo lang din yung PSA or pumunta diretso sa website nila. So, try ko munang i-search at makikita nyo dapat tong www.psahelpline.ph. Tap natin yan. And pareho yung magiging itsura. Tap natin yung order now and then piliin natin yung, let's say for this video, marriage certificate yung i-order natin. I-check itong terms and conditions, itong consent na din. Tapos, tap natin tong continue. So from here, makikita ninyo na pareho lang yung mga magiging itsura and yung magiging requirements na din. So kahit anong gamit natin, cellphone, tablet, laptop, or computer pa yan, expect na pareho yung magiging proseso, yung magiging information sa inyo. So dahil mas malaki yung view dito sa computer, proceed tayo gamit nito. But again, pwede nyo gamitin kahit cellphone or iba pang devices, basta makapunta lang kayo sa website ng PSA. Balik lang tayo very quick kasi pwede kang mag-request ng marriage certificate mo mismo or pwede para sa ibang tao. Pag para sa ibang tao, ang pwede mo lang i-request na marriage certificate is kung para sa anak mo or para sa parents mo. Kung sakaling para sa spouse, ang gusto ng PSA is sila mismo yung mag-request nga ng marriage certificate. Also, kapag for someone else, magbibigay ka ng additional information. Katulad nito, yung details mo mismo, also yung details nung anak mo o nung may-ari mismo ng marriage certificate. So katulad nito, pag sinap ko yung continue or kinlik ko to, yung sa step 1, information mo muna, sa step 2 hanggang step 9 onwards, information about sa owner ng marriage certificate and kung saan na rin i-deliver or ipipick up yung document. Pero kung your own marriage certificate, click ko lang tong continue, eto na lang yung kailangan i-provide. Basically, yung information mo na dapat magmamatch doon sa naka-indicate sa marriage certificate. Kung mapansin nyo, wala dito yung spouse kasi nga naman, yung marriage certificate nyo, pareho na kayong may-ari noon. So basically, kapag kailangan mo or kailangan niya ng marriage certificate, yung nire-request mo na marriage certificate is pareho lang din na makukuha niya. Proceed tayo, click ko na itong continue. At kompletihin lahat ng information na makikita rito. May mga guidelines nga pala or reminder dito sa bandang taas na dapat ang ilalagay mong information is yung sa sarili mo. And also later sa steps, itatanong yung details about sa asawa mo or sa spouse. And also kapag marriage certificate, ang allowed lang na mag-request ito is yung 18 years old and above. And regarding sa ID, dapat mag-match yung details na ilalagay mo dito. Also, hindi sila magbibigay ng document kahit may authorization letter pa. Dapat ikaw mismo yung mag-accept ng PSA document, which is yung marriage certificate nga, while ipipresent mo rin yung actual ID. Speaking of ID, dito sa bandang baba, kung ano yung pipiliin mong ID dito, yun din yung ipapakita mo para nga mabigay sa'yo yung mismong marriage certificate. So halimbawa, ang pinili ko dito is yung sa national ID or e-fill ID. Ito rin yung ipapakita ko sa kanila. So kompletihin lang natin to. Civil status, single or married. Obviously, kapag marriage certificate, dapat married. Ang dapat tandaan is a complete name. Ang dapat na ilagay dito, especially for female, is yung maiden name o yung pangalan natin ng dalaga pa. While dito naman, merong married last name. So, kompletihin ko lang to. Scroll down tayo sa birthday. Lagyan na rin natin ng info. Oops. Click ko na yung continue. I-double check kung tama yung maiden name na nakalagay dito. Sa akin tama naman. Click ko na yung continue. Nasa step 3 na tayo. Husband's first name naman. Or yung spouse. So update ko lang din to. Proceed tayo. Click ko yung continue. And then, please enter the date when you got married. So ito yung date na nag-a-appear doon sa marriage certificate dapat. Click ko yung continue. And place of marriage or kung saan kayo kinasal. Kung sakaling outside the Philippines, piliin dito yung bansa.
At kailangan i-provide yung reference number, dispatch number, and dispatch date. Merong format dito ng date. Kapag naman within the Philippines, piliin lang yung Philippines dito. And piliin dito kung saang province ikinasal. Kung sakaling within Metro Manila, available din yan dito. At ilagay kung saang municipality dito. Click natin yung continue. Merong reminder about sa late registration. Ang worst case kasi is baka ang makuha ninyo is certificate of negative intact. Kung sakaling hindi pa digitized yung marriage certificate ninyo. Kasi nga, late registered siya. Also dito sa bandang taas, ilagay dito kung kailan na-register sa City Hall yung marriage certificate. Kung sakaling walang idea, hindi sure, leave it blank na lang. So, do you wish to proceed? So, sa akin, yes. Next, for step 7, yung purpose or dahilan bakit natin nire-request yung marriage certificate. Pwedeng for visa, travel, or passport, pwede rin sa school requirements, sa trabaho natin, or iba pa dito. Kapag pinili niyo yung others, kailangan ilagay dito yung dahilan ng pag-request natin. So sa akin, balik ko lang dito. And then, pag pinili ko nga pala yung foreign employment, pipiliin dito yung bansa na nag-require nito or yung pupuntahan ninyo. Click ko yung continue. May mga pagkakataon na yung marriage certificate is magkaroon ng annotation or remarks daw. Ang dahilan niyan is possible nagkaroon ng mga legal proceedings or corrections dun sa birth certificate. So kung sakaling meron, piliin lang dito, like pwedeng correction of entry or supplemental, pero kung wala naman, piliin yung none at i-click itong continue. This time, nasa step 9 na tayo. Pipili tayo kung gusto bang i-deliver sa bahay natin mismo or gusto nating i-pick up. Kapag ipipick up natin, makaka-receive naman tayo ng text mula sa PSA and also email mula sa kanila kapag available na for pick up yung mismong marriage certificate. Hindi pwede ang authorized representative. Dapat kayo yung mag-claim ng document at i-represent yung valid ID na pinili natin sa step 1. So kung for pick up, let's say ang gusto ko or ang pinakamalapit sa akin is itong sa Cubao. Scroll down tayo, ilagay ko lang dito yung phone number ko and also yung email address na din. Pag kinlik ko tong continue, makikita ko na kung magkano yung presyo, which is ito siya, $335. Mas mura ang pick-up kaysa sa for delivery. So, balik tayo para makita natin. Pwede namang mag-back. Ito, for nationwide delivery, kompletihin muna natin yung address. By the way, kung sa pick-up makaka-receive kayo ng email and text, dito rin makaka-receive about naman sa status ng order natin. Nakompleto ko na yung address, dito sa bandang baba merong estimated delivery. Ngayon kasi is September 5. Aabot ng 2 business days bago ma-deliver sa akin. Again, estimate lang to kung walang masyadong ibang incident or unexpected na pwede mangyari para matagalan yung pag-deliver, pwede naman masunod itong September 7. And by the way, kapag within Metro Manila yung i-order nyo na document or ipapadala yung document, 3 to 4 working days siya. Kapag naman outside Metro Manila i-deliver, that's 3 to 8 working days. Kapag working days, hindi kasama ang weekends at holidays. Kapag binago ko to, let's say, bandang Bulacan, and then piliin natin yung pwedeng municipality dito, magbabago din yung estimated delivery. So ito siya, pwedeng September 7 to 9 yung estimated nila. So scroll down ko lang, click ko yung continue. Ito yung mga information, i-double check kung tama ito. Kung sakaling kasing kahit mali man lang yung spelling dito, pwede tayong makareceive ng certificate of negative or no record. So, mas maganda talaga na i-confirm lahat bago mag-proceed. Scroll down ko lang. Kapag okay na, ito, kanina 335 kapag for pick-up, pero for delivery, 365 siya. Pwede kang mag-order ng more than one copy nito. And kapag okay na, balik ko lang sa one copy, i-click lang tong i-confirm. And meron ditong reminder ulit na personally i-receive yung certificate sa ganitong address at ipepresent ang ganitong ID. Hindi ibibigay or it will not be released kahit kanino, kahit meron pa silang authorization letter. So click itong I-confirm and click continue.